Pwede na po kayo pala makabili ng murang asukal. Kinausap po ng ating Pangulong Bongbong Marcos yung mga pinakang malalaking supermarkets dito po sa ating bansa, yung SM, yung Robinsons, yung Pure Gold at iba pang mga malalaking malls. They agreed, mga kababayan, na ibenta yung asukal sa murang presyo. Yan, sabi ko sa inyo. Yan ang Pangulo. Di ba? Itago na ninyo yung mga smugglers. Sino yung bibili niyan sa gusto ninyong presyong 100 pesos per kilo? Walang bibili niyan kasi kinausap na ng ating Pangulo, 70 pesos yung bintahan per kilo ng asukal. What? Ito, Palas, biggest supermarkets in the Philippines, commit to sell sugar at 70 pesos per kilo. Pwede naman palang 70 pesos per kilo. Pwede naman pala. Several of the largest supermarkets in the Philippines have agreed to the suggested retail price of 70 pesos per kilo. Sa gitna ng concerns over supply and high prices in the country, sabi po ng Palasyo Malacanang. Ngayon lang po, according to the Office of the Press Secretary, Executive Secretary Victor Rodriguez, through orders from President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., facilitated a series of talks with the owners of Robinson Supermarket, SM Supermarket, Pure Gold Supermarket, and SNR Membership Shopping. Walang bibili sa inyong 100 pesos. Diyan sa mga ano, sa mga public markets, kung yun ang gustong idikta sa inyo ng mga smugglers, wala nang bibili sa inyo po. Punta na kayo sa SM. Di ba? Ganyan lang ang strategy. So, Press Secretary Trixie Cruz Angeles would clarify in a press briefing kanina that SNR membership shopping is not included in the participating businesses since it is a wholesaler. Wholesaler pala yon, yung isa. Rodriguez said SM stores have committed to selling their inventory on washed sugar at 70 pesos per kilo. Ganon din, mga kababayan, yung Robinsons. Further, Rodriguez said, Pure Gold also committed to making 2 million kilos of refined sugar. Ano pang problema ninyo? Available at 70 pesos per kilo. Asukal na lang, pinoproblema natin. This will give ordinary Filipinos access to cheaper sugar with more than 3 million kilos available in the market next week, sabi po ni Executive Secretary Vic Rodriguez. Moreover, Rodriguez said, the Department of Trade and Industry will monitor the compliance of the participating retailers to the agreed purchase limit of 1 kilo per consumer to prevent possible household hoarding by some enterprising consumers. Pero yung bibiliin pala, tingi isang kilo lang. Baga kasi, ang gawin, mga kababayan, yung mga agents ng mga smugglers, sige niya, pila ka doon, ubusin mo. Ubusin mo niya kasi mura. Tapos, pag wala na,
Eh, ibenta natin 100 uli. Tutubo tayong 30. Diba? This is a classic display of indomitable Filipino spirit of bayanihan in love of country, sabi po niya. Ngayon, meanwhile, mga kababayan, sabi po ni Vic Rodriguez, yung Victoria's Milling Company has also pledged to help traders in the food manufacturing industries by making available 45,000 sacks at 50 pesos per 50 kilos per sack of butler grade sugar for soft drinks companies like Coca-Cola, Pepsi, and RC Cola. Wala na din kayong problema. This is to avert a possible temporary halt in their operations that could result in the displacement of their workers, sabi po ni ni Rodriguez. Victoria's Milling also allotted 500,000 kilos of sugar for consignment in Kadiwa stores in the populated parts of Visayas, sabi po niya. In Marcos and sugar industry, stakeholders agreed to import 150,000 metric tons of sugar during a meeting kahapon, mga kababayan. Pero mas mababa siyempre ito kaysa doon sa gustong isulong ng mga backers ng mga smugglers. Backers pala niya, Mr. Maravillas. Yun ang nagsusulong po. Yung mga backers ng mga smugglers, gusto nila import ng import lang. And sabi nga, dito sa latest na balita, recycle daw yung mga import permits. Basahin ko po sa inyo itong balita. So ito, yung balita galing sa Guam po, sa Manila Bulletin. Sabi rito, sugar smuggling using recycled import permits emerges Palace Bears. Ito yung in-expose, mga kababayan, ngayon pa lang ng Palacio Malacanang. A scheme to smuggle sugar into the country using recycled import permits was uncovered after Malacanang ordered a series of inspections on warehouses suspected to be hoarding sugar. Kita ninyo, ginagamit nila po recycled import permits. Malacanang disclosed that a shipment of 7,021 metric tons of sugar from Thailand using recycled import permit was intercepted by the Bureau of Customs in Zambales. So bago na naman po ito. Una, Pampanga, sunod, Bulacan. Ngayon po, Zambales. The foiled shipment, sabi po rito. Sana yun. Contained 40,000 bags of white refined sugar with total tax payment valued at 45,623,007 pesos and 51 centavos. It was loaded in the cargo vessel MV Bangpakyo, which entered the Philippines through Subic Port. Kita ninyo kung gaano katindi yung operations ng mga smugglers kung saan-saan port dito po sa ating bansa. The attempt to smuggle the sugar was uncovered before it could be unloaded from the ship Thursday morning. Ngayon, sabi ng Palacio Malacanang through Press Secretary Trixie Angeles, because of this, may gugulong na naman anyang ulo. Heads will roll after sugar smuggling foil in Subic Port, sabi po ng Palacio Malacanang.
recycle po yung ano, yung import permits. Malacan niyang said on Thursday after the alleged smuggling of 7,021 metric tons ng sugar galing pong Thailand. Citing a report from Acting Customs Commissioner Yogi Filimon Ruiz, Press Secretary Trixie Angeles said that the attempted smuggling was prevented after the BOC learned that the import permit used for the cargo was recycled. Ngayon, sino yung mga ano, mga salarin? Cross Angeles said that heads will roll in the BOC if proven that its port personnel are in connivance with smugglers using recycled sugar import permits. Remati kayo dyan. Yung mga kasabwat, doon pa sa hinarang na shipment, gamit pa daw ang permit from sugar order number 3. Kung totoo ito, lalong nagiging suspicious yung madali ang paglabas ng sugar order number 4. Yung ano, yung pinirma ni Sebastian, lalo niyang kaduda-duda kasi ito niya nga na ano, na nasupla na smuggling yung gamit, yung import order number 3 pa. What? Sabi ko sa inyo, ganun kalala ang smuggling ano, operations dito sa ating bansa. Pero tingnan ninyo, yung ating Pangulo hindi lang nagsasalita masyado tungkol sa smuggling, pero sunod-sunod po yung operations. Iba man yung strategy, mga kababayan ng Pangulo, yung Pangulo nakikipag-usap doon sa mga ano, mga proactive siya. Kausap niya yung mga may-ari ng mga malls para ibaba yung presyo ng asukal. Habang hindi siya nagsasalita, yung mga ano, yung mga tauhan niya, mga kababayan sa BOC, ayun, sunod-sunod yung mga pananalakay. Di ba? Ganun lang yon, mga kababayan. O, baka lang gusto ninyong ano, itry ito. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid lang po sa mga pulses in affected area. Nainam po sa mga paninigas ng mga kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum, pinapahid sa mukha twice a day. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. At ito naman, Nengsha Red Mixed Fruit Drink. Mainam po ito sa mga cancer patients. Okay po, hindi man siya gamot. Food supplement siya. Kaya lang, gawa kasi siya po, mga kababayan, sa goji berry. Ang goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries po ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.